Magsitayo na po ang lahat. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Ang ating sagradong pagdiriwang paggunita kay San Norberto, Obispo, siya po ay nagtaguyad ng reforma ng disiplina sa loob ng simbahan. Gayon din, itinaguyod niya ang promosyon ng ebanghelisasyon, ang pagpapalaganap ng mabuting balita, at gayon din, isang malalim na debosyon sa banal na Eukaristiya sa pamamagitan ng adorasyon. Mga kapatid, aminin po natin na ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mo maging katangi-tangi ang obispo na si San Norberto sa pagpupunyagi para sa panalangin, pangangaral at paglilingkod sa kapakanan ng iyong angkan. Bilang tugon sa kanyang pakiusap, magkaroon nawa ng mga tagapangasiwa ang iyong sambayanan na nagmamalasakit at lilingap ayon sa iyong ninanais, upang laging makatagpo ito ng buhay at kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, alalahanin mo si Jesucristo ang nagmula sa angkan ni David at ang muling nabuhay. Ito ang mabuting balitang ipinangaral ko
ang dahilan ng aking pagdurusa hanggang sa magapos na tulad ng isang salarin. Ngunit hindi may gagapos ang salita ng Diyos. Pinagtitiisan ko ang lahat ng bagay alang-alang sa mga hinirang ng Diyos upang magtamo rin sila ng kaligtasang mula kay Kristo Jesus at ng walang hanggang kaluwalhatian. Narito ang kasabihang mapananaligan. Kapag tayo namatay na kalakip ni Jesus Kristo, walang salang mabubuhay na kasama niya tayo. Kung tayo man ay magtiis ng hirap sa mundong ito, maghahari naman tayong kapiling ng ating Kristo. Kapag siya'y tinakwil sa harapan ng mga tao, pagdating ng takdang araw, itatakwil niya tayo. Kung tayo may hindi tapat, si Kristo ay tapat pa rin sapagkat ang sa Kanya ay hindi niya itatakwil. Ipaalala mo sa kanila ang mga bagay na ito at pagbilinin mo sila sa ngala ng Diyos na huwag magtalo-talo ng walang kabuluhan, walang ibubungang mabuti ang ganitong pagtatalo, manapay kapahamakan ng nakikinig. Pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos, manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa bawang lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan, tagapagdas ko na inaasahan. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yung gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Tapat ang pag-ibig, siyang umaakay sa tumatalima sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng tipan niyang mahal. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Si Kristo ay nagtagumpay ang kamatayan, nagninging ang pagkabuhay. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahon yun, isa sa mga eskriba ay lumapit kay Jesus at nagtanong, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas." Ito pa, ito naman ang pangalawa. "Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili." Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. "Tama po, guro," wika ng eskriba. "Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at walang iba liban sa Kanya, at ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip, at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng Kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain." Nakita ni Jesus na matalino ang Kanyang sagot, kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinag-aharian ng Diyos." At wala nang nangas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Bihira po sapagkat unang Biyernes bukas. Bihirang-bihira po na matapat ang dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus sa unang Biyernes. Mga taong kiyapo po tayo. At unang Biyernes ay lagi po tayong naririto, naglilingkod at puno. Pero yung matapat ang dakilang kapistahan ng puso ni Jesus sa unang Biyernes, hindi nangyayari ito kada taon. Maari sa loob ng maraming taon, katulad bukas. Kaya nga, na iniibig tayo ng Diyos, yan po ang ating ebanghelyo. Bago tayo umibig sa Diyos ng buong lakas, talino, damdamin, buong pagkatao, bago pa yan, pagamat utos yan, utos, pinakamarang utos, inibig tayo ng Diyos. Minahal tayo ng Diyos. Sinuyo tayo ng Diyos. Inirog tayo ng Diyos. Sininta tayo ng Diyos. Siyang kagandahan na lumiligaw tayo sa ating mga pangit dahil sa ating mga kasalanan. Kakaibang Diyos. Di po ba? Baliktad! Ang yung pangit, eh pangit yan. Diba? Nakangiti na. Eh, walang papansin. Lahat nakatingin sa pinakamaganda, pinakagwapo. Yan ang natural na pag-aakit. Pero ang Diyos, sinusuyo ako. Ginagawa ang lahat. Ang pangit-pangit mo. Ang pangit-pangit ko. Hindi ako karapat-dapat yan. Kaya nga, yung kapistaang ito, walang karapat-dapat sa kabutihan, kagandahan ng Diyos. Pag-ibig na hinahanap ng bawat isa sa atin, gustong madama ang tunay, wagas, totoo, at di magmamaliw na pagmamahal. Nandiyan lang. Yan. Pagnilayan po natin ang ating mga pagbasa. Unang pagbasa sa ikalawang sulat ni San Pablo kay Timoteo. Ang katotohanan. Kung sino ang kasama ni Jesus sa pagtitiis, sa pagsasakripisyo, sa paghihirap, sa pagdudusta, sa kalungkutan, sa pag-iyak,
kasama siya. Kung kabahagi ka doon sa misteryong yun, tsak na tsak, kalakip nito, kadugtong nito, ang tagumpay, ang saya, ang pagdiriwang, ang selebrasyon, ang panalo ng kaluwalhatian na higit sa ating imahinasyon bilang tao. Ang sasalubong, ang ihahanda sa atin ng Diyos, sapagkat nasa Diyos yung pagpaplano. Wala, kulang ang ating makitid na kokote kahit na sa pinakamatalino sa atin. Yung mga sumama kay Jesus sa lahat ng bagay, maganda po, sana po kapiling po tayo dyan, lahat po tayo, sa dulo. At ang ating ebanghelyo ayon kay San Marcos, alam na natin dalawang pinakamahigit na utos. Kadalasan po, yung mga kontrabida, yung mga pariseo at eskriba, kung lalapit kay Jesus, tagisa ng talino, paano ba natin ito maiipit? At gagawa tayo ng kaso laban sa kanya, parang lawyer na talagang iipitin ka. Ngunit itong eskriba nito, talagang sinsero, sapagkat hinahanap niya talaga ang totoo. Inulit niya yung sinabi ni Jesus, totoo ang inyong sinabi, na mahalin ng Diyos ng buo mong pagkatao, ng buo mong damdamin, at mahalin ang kapwa gaya ng iyong sarili. Yan ang pinakamahalaga. Nakita ni Jesus ang tamis ng kanyang sagot at sinabi ni Jesus, hindi ka nalalayo. Malapit ka sa mga pinaghaharian ng Diyos. Nagkakaintindihan ang nagtanong at yung sumagot. Sa tulong ni Maria at ni San Jose at ni San Norberto, naway tahakin natin ang landasin ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa ating mga panalangin ngayon, maipakita nawa natin ang ating pag-ibig sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas, at ang ating pag-ibig sa kapwa tulad ng paggalang at sa pagpipitaga natin sa ating mga sarili. Tugon po natin, Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Ang simbahan naway hindi tumigil sa pagpapahayag na nasa puso ng Ebanghelyo, ang pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Sa mga tinanggala ng karapatan, mga itinataboy, at mga walang nagmamahal, naway hindi natin makaligtaang ipadama ang ating habag sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Tayo naway makitungo sa ating kapwa nang may kabutihang loob at paggalang. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Tayo naway magkaroon ng higit na malalim na pagkalinga sa mga may sakit at mga matatanda sa pamamagitan ng banayad na paghaplos ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Ang ating mahal na Yumao, naway dalhin ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Makalangit na Ama, maging karapat-dapat nawa kami sa iyong pagtawag. Bigyan mo kami ng biyaya na maisabuhay ang iyong batas ng pag-ibig sa salita at gawa. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
sa'yo, Panginoon. Ang tinapay at ala na iyong kaloob upang bumitain ang buhay na inihalay ng tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aangin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayan niyang banal. Ama namin lumikha, tunghayan mo ang mga alay na nasa dambana. Ngayong kami naghahain para kay San Norberto ay magunita sa ipagpapatawad ng aming mga kasalanan sa ikatutupad ng aming pagsamba sa iyong ngalan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon si San Norberto ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kaysa ng sambayanan mo'y dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami, nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, niyahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniali namin sa iyong tinapin na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat na mapumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kaawaan mo at pagdapating kaming lahat na makasal sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, ng kabyak na puso niya ang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Norberto, San Juan Bautista at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Yeso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Yeso Kristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumayin po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayin rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na communion, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Jesus, pagkain ka namin, inumin namin, ikaw rin, Espiritu, padamuin, sisigla na ang damdamin. Jesucristo, sakramento, pag-ibig mong ay totoo, pag-ibig mong ay
naging kasama sa paglilingkod sa kapwa. Sa hirap at sa ginhawa, pag-ibig mo'y nadarama. Jesus Cristo, sakramento, pag-ibig mo ay totoo, pag-ibig mo ay totoo. Announcement, Binyagang Bayan 2024. Sa darating na June 22, 2024, Sabado, magkakaroon po tayo ng Binyagang Bayan para sa mga batang 0 hanggang ika-7 taong gulang. Handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong pumunta sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Seal Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para sa mga katanungan at detalye, maaari kayong mag-message o pumunta sa FB page ng parokya. Ang huling pagpapatala o pagpapalista ay sa June 18, 2024, araw ng Martes. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom na pondo ay gagamitin sa pagpapasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang lahat po ay inaanyayahan lalo na nga may sakit o may karamdaman sa ating Healing Mass and Service ngayong araw na ito, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming nagsipakinabang ay dumadalangin ang pinanaligan ng uliran naming si San Norberto. Ay maipahayag namin at ang itinuro niya ay magawa naming ganapin sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Pagpapaspa sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na Poong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Paspasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at asalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako sa binyag na ikaw ang ibig at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po ang huling pagbabasbas, hilingin ko po ang inyong team ng mga dasal para sa sapagat sa susunod na linggo, babalik na po ako sa misyon. Papasalamat ako sa mga araw na maging nakikita ko ng malapitan ang ating pong Senyor, ngunit pinababalik niya ako sa komunidad na ipinagkatiwala niya sa akin. Sa St. Mary's Catholic Church, Dawson City, Yukon, Canada. Tatlong intention po para kay Kirion, kay Verdeflor, 10 taong anyos, at siya may isang
malubhang karamdaman. Batang-bata pa at lumalaban. Pangalawa, ngayon, hindi sila makapunta dito. May mga Pilipino po dun sa Dawson City. May mga namatayan sila. Kaya, ayun, dinadasalan natin ang kanilang mga yumao. Mahirap po kasi mahal po yung mga panggastos na bumiyahe. Kaya sa pamamagitan ng dasal, sa mga yumao nila at sumakabilang buhay nila dito sa Pilipinas. At pumutok po yung bulkang Canlaon sa Negros. Marami po mga Pilipino ay galing po ng sa Dawson City ay taga Negros. Alalang-alala sila sa mga mahal nila sa buhay, ang mga naiwan nila dito sa Pilipinas. Kaya po, ipagdasal niyo po sila sa inyong mga panalangin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin para malaming buhay at kaligtasan. Sa Padre Jesus Nazareno, iditas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagnang aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, karangal pa na kami. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal panahamin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati panahamin.